Umaapela po ng tulong ang ilan nating kababayang Pinoy na apektado ng krisis sa Sri Lanka. Simula naman sa Hunyo, plano na itigil ang libreng transportasyon at hotel para sa mga OFW. Kaunday po niyan at iba pang mga issue, makakapanayam natin Overseas Workers Welfare Administration o OWA Vice Chair at Administrator Hans Leo Kakdak. Admin Kakdak, magandang umaga po. Good morning, Sir Ivan, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood, magandang umaga rin po. Thank you for joining us this Monday morning. Admin, ano po ang balita sa mga kababayan natin sa Sri Lanka? Ilan ang apektado ng medyo malalang krisis sa ekonomiya roon? Yes, ang mga tinatansya nating figures ay merong mga 700 Filipinos doon, pero batay sa karanasan naman, Ivan, hindi naman lahat ng Filipinos in a given country ay nangangailangan ng tulong kasi maaaring sila ay nasa safe na lugar o di kaya hindi naman sila ganun kaapektado ng krisis. So sa ngayon, we are coordinating with the DFA na atasan tayo ni Sec. Bello na makapag-coordinate sa team ni Secretary Locsin on the ground. Wala kasing Philippine Overseas Labor Office sa ngayon sa Colombo, sa Sri Lanka. But nevertheless, we are ready, we stand ready to provide the necessary basic needs kung kinakailangan. At yung repatriation effort ng DFA ay sumasabay po tayo doon, maayon tayo, at tayo ay tutulong din sa repatriation effort. So, doon po sa 700 na Pinoy dyan, wala pa po tayo natatanggap na request for repatriation? At kung sakali po halimbawa, may humingi nga, gaano katagal ho yung magiging proseso para sila'y mapauwi? Oo, meron nang humihingi ng tulong, kaya tayo nga ay nakikipag-ugnayan sa DFA at isinasaayos na alam natin ng DFA ang repatriation flight na pipinto na ito. Sa karanasan naman natin, Ivan, hindi magtatagal ito. Basta lista na ng pasahero at kailangan nang iset yung date ng eroplano, ng lipad ng eroplano, hindi naman yan magtatagal. Basta't masaayos lang yung flight at yung listahan ng sasakay doon sa F-flight. Sir, briefly, can you describe to us the situation in Sri Lanka para sa mga kababayan natin? May mga nakikita tayo sa balita, pila sa mga basic necessities, may mga kaguluhan, mga protest actions. Ano daw po ba ang balita sa ground doon sa Sri Lanka? Yes, ang report natin ay, in so far as the Filipinos are concerned, ang report na tanggap natin ay kalmado naman sila in a sense na hindi kasing lubha nung nakikita natin mga imahe sa TV, ang kanilang kalagayan. Ano? Siyempre, they have been advised not to participate in any political action or any action na ang nasasangkot lamang ay yung mga mamamayan, mga citizens ng Sri Lanka. But nevertheless, as I said, patuloy ang koordinasyon ng ating DFA on the ground and we are coordinating in turn with the DFA para masaayos na yung repatriation and then yung basic needs. Nagawa na rin natin to sa ibang bansa katulad nung kamakailan lamang sa Shanghai, no, yung pagpapadala ng kaukulang pondo para matulungan natin ang mga OFWs doon sa Sri Lanka. All right. On another point, admin, simula po sa Hunyo o sa araw ng Miyerkules, sa Ligo ito ititigil na ang libreng transportation para sa mga OFW. Ang mga Pinoy na apektado sa Sri Lanka at uwi sa bansa, covered na po ba nito? Yes, of course. Pag sila ay uuwi, ay sila ay magiging covered. Itong inanunsyo natin recently, Ivan, ay patungkol sa mga free transport, domestic transport na inilalaan natin sa returning OFWs. Magdadalawang taon na ito yung ating sinasagawa. And so far, 1,024,000 na ang natulungan natin in terms of food assistance, hotel quarantine assistance, and transport assistance either by air or by land. Okay. Ngayon, dahil sa alert level 1 na ay at nag-normalize ng public transport at 95% of returning OFWs ang hindi na nag-a-avail, hindi na natin napupuno ang chartered buses and flights. So napapanahon na siguro na mag-transition na tayo doon sa lalo na doon sa pre-COVID stage, no, na ang ang transport ay tutulungan na lang natin yung mga distressed OFWs. At dito pwede mapalaob yung mga galing sa Sri Lanka. Distressed at galing sa repatriation flights ng either Dole, Polo, or ng DFA. Alright. Sa punto naman po ng monkeypox outbreak sa ibang bansa, may naitala na bang Pinoy na tinamaan o close contact nito? At kung sakali man po, ano ang tulong na matatanggap nila? Yes, wala pa tayong na-re-report sa awa ng Diyos mula sa ating Department of Health at sa ating mga embahada at polos patungkol dito. Handa naman tayong tumulong.
tested na ang ating financial assistance sa mga nadadapuan na mga infectious diseases na katulad ng monkeypox. And then of course, yung ating mga posibleng livelihood at scholarship assistance kung sila'y manunumbalik na at for good na sa ating mahal na bayan. Admin, kumustahin din po namin yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay naiipit sa gulo sa Russia at Ukraine. Ilan po ang naiuwi na natin sa Pilipinas at ilan ang naghihintay pa ng repatriation? Yes, patuloy ang effort ng repatriation dito. Sa huli kong pagtingin sa talaan ay mga halos paglilimandaan na ang napauwi mula sa Ukraine. At karamihan sa kanila yung mga marino na stranded doon. Kaya laking pasasalamat natin, Ivan, sa DFA, nakipag-coordinate din tayo ayon sa utos ni Sacbello at yung mga license manning agencies na nagpauwi na higit kumulang lagpas 300 na namarino na na-stranded sa Ukrainian ports ay nasa Pilipinas na po silang lahat. At bukod po dyan, may mga tumawid po ng border, hindi ba? Nabalitaan din natin dati, may mga pumunta ng Poland and other neighboring countries. Lahat naman sila ay tumawid ng border. Yung mga land-based, bandang norte sa Poland tumawid. Yung mga sea-based, dahil nasa timog sila, ay tumawid sila ng Romania at Moldova. At doon sila inilikas mula sa mga bansa. Accounted for ho lahat, mga kababayan natin doon? Yes, accounted for silang lahat. Hindi yung mga nandoon na ay talagang sa sarili nilang kapasyahan. Maaring may pamilya na silang Ukrainian, kaya nagpasya na silang manatili doon. Okay. As a final point, kabilang po sa susunod na administrasyon ng bagong Department of Migrant Workers, dito na po ba mapapabilang ang OWA o under DOLE pa rin? Yes, under the Migrant Workers Department Law, tayo ay magiging attached agency for policy and program coordination purposes ng Department of Migrant Workers. Pero pagamat ganun ay nasa transition phase pa rin tayo kasi yan ang mandato ng batas na magkaroon ng transitional phase mula sa ating current parent agency na DOLE papunta sa Department of Migrant Workers. Nagkaroon na po ba ng preliminary meetings kay Secretary Designate Tuts Ople? Yes, most welcome po ang designation ng ating incoming secretary Tuts Ople at tayo na rin ay inatasan na magkaroon ng koordinasyon sa kanya. Meron na tayong pag-uusap patungo nga doon sa tinatawag na transition from the DOLE to the DMW. Admin, maraming salamat po sa pagsagot sa mga tanong namin ngayong umaga. OWA Vice Chair at Administrator Hans Leo Cacdac. Magandang umaga po.